Kin.gg, mm-hmm. ito ang upper division ng ating DPC sa EU. Yeah, first series natin for today. So maganda agad yung pangan natin, unang bakbakan. Team Secret versus Viking GG. Share na yung stream natin, guys. And don't forget na pag may budget kayo, mag-support na kayo sa ating page. Yeah. Shoutout sa mga nanonood dyan. Natawa ako dito. Unang bunganda tanong ngayon, no? Sa YouTube. Eto mo. Good morning. Bakla po ba si Joby? Sa po si Ishi, magkakas siya mamaya. Pero ang last series siya, yung Alliance versus OG. Yeah. Ayan. And share nyo na yung ating stream, guys, sa mga wala pang sharer badge dyan. And pag meron kayong extra money, pwede kayong mag-support. Supporter. Mm-hmm. Yeah. Para makahabol pa sa ating goal na 500 supporters. And meron naman tayong perks para sa mga magsusupport. Yeah. At may libre tayong stickers, plus chance ang manalo ng PhoenixBet voucher and Arcana. Ayan. Shoutout dito kay Mark Garados Gayon. Ayan. Shoutout sa mga team YouTube natin dyan. Dami yung nanonood dyan, ha. Eto wala na. David Jovi. Ayan. Hello. Shout out. Ayan. Shout out sa mga nanonood dyan. Kay Brent Bundalyan, Lawrence, Mark Garados, Rusty DC, Renz Montano, Angelo Divina, at sa ating team YouTube. Mm-hmm. So, Team Secret, Earthshaker, and Death Prophet yung pinili nila dito. Medyo unusual na ano, opener sa inyo Secret, lalo na yung Death Prophet pick. Barto Viking GG, nag-Earth Spirit sila, and Batrider. And yung Batrider dito, dalawing gumagamit sa Batrider, usually, ang nagbabatrider sa kanila, yung offlane pa si Toby. Hindi masyadong nagbabatrider yung midlaner nila si Boom. So let's see kung offlaner ba tong batrider or gagawin nilang bid. ES tsaka ano, no? Death Prophet. Pero yan ang shoutout sa inyo. Snorlax, makalaban Snorlax. Shoutout dito kay Kyle Prial. Yan, tsaka kay Michael J. Guillermo na ating supporter. Ayan, sa team Facebook. Flex nyo na yung mga supporter. Ano yun dyan? Stickers. Ayan, shoutout kay Corey Taylor. Wala ng clash time ngayon. Nakaibitaw ka na. Kanina. Michael J. Guillermo. Ayan, shoutout din dito sa team Facebook na ating supporter. Parang ganda ng labang kanina, no? Yung T1 tsaka 496. Oo, nag-game 3 pa nga eh. Grabing laro eh. Ano yan? Joby, paano hindi gabahan? Anong gabahan? Ba kabahan nata? Ah, kabahan. Saan? Ah. Ah, kabado nga. Makalagi kasi ang kabado. Makalagi ka nagkakape, no? Ako kasi hindi ako nagkakape. Shoutout dito kay Jason Juliano. Ayan. Ay, shoutout kay Jenner. Hello. Kay ano, nag-stream din yan. Shoutout din dito kay Chanel Oravan na team YouTube natin. Ang dami nun sa ano, parang active yung chat natin sa team YouTube. Oo, mas marami sila. Shoutout din dito kay Mark Assis. So ito mga bans dito ng Secret, OD, Beastmaster, Void Spirit, Tricky, and Viking GG. Nagban naman sila dito ng puro ano, no? Parang puro pang support yung binaban nila dito. Hiver of the Lightning, Assassin's Lark, and yung Abaddon. Pa-car wash daw. Pa-car wash. Pakarwas Joby. Grabe naman. Tinalo mo yung mouthwash, ha? Ayan, shoutout kay Lance Adaptar. It's me again, sabi niya. Ayan, yung madalas manood sa atin sa team Facebook. Shoutout din sa bestie ko, si kay Ken. Kay Cads, hello. Hindi ka na daw private dan. Public dan ka na daw. Oracle. So, feeling ko tinanggalan nila ng isang pang bosset dito sa Batrider. Parang deny pick, no? Yeah. So, maganda tong Oracle pick ko sakasakali. Na-deny pick nga nila dito yung Secret. Tsaka may defensive support sila. Hindi niya kailangan problemahin yung mga save-save dahil meron na silang Oracle. Team Secret, ako yung respond nila dito. Sa Oracle pick, magpapak sila. So parang tatalon dito sa Oracle, no? Pero flex pick to for the side of Team Secret kasi madalas ang gumagamit na pack is si Zai or si
Papi. Gagawin cinco yung pa. Cinco kamote. So, Troll, Warlord. Classic so, na combo. Post Promise, tapos Battle Trance, di ba? Batrider pwede pang offlane. Earth Spirit, pwede rin mid lane dito. Pero ganda ng Troll pick kasi yun nga, classic combo nung Oracle, tsaka may pupush sa kanila kung sakasakali. Mabilis naman po si Troll and mabilis naman mag-take ng Roshan. So ang ganda nito ng ano, ng Troll pick. Pero ano kayong sagot dito ng Team Secret? Ah, mag-Phantom Lancer sila. PL. So Phantom Lancer. Pero problema dito sa matchup na to is pag nag-early Aghanim's or Battle Fury Aghanim's yung Troll, mahirapan siya makapag-damage dun sa Troll. Kasi yung Whirling Axis nun, 4 seconds lang yung cooldown. So, malaking chance na pagdating sa teamfight, hindi tatama yung mga right click ng mga illusion niya. And yung totoong PL. So, yun ang magiging problema niya dito. Kailan ba yung laban ng Nigma at Secret? Kasi hinanda ko yung pinakamalaki naming TV para dun sa Cosmo. Hindi pa natin alam, boss. Pero bukas, sure, 1 AM ulit. Ikaw ba kasama ko? Sir Mike. Si Sir Mike ata. Si Smika. Si Sir Mike nga. Kasi kasama ko si Pilaj. Si so yan, Smika. Makikita nyo ulit na magkasi si Smika at si Jobel. Yan na, Sister Cass. Shout out dito kay Jason Joey Panya. Ay, Peña from Team YouTube. Ayan. Shout out sa inyo dyan. May Corby Rage din po ba kayo ng laban ng OG and Alliance? Yes. Ang magkakas nyo si Ishii and si Pilaj. Medyo ang labo ng mata ko, hindi ko na makita. Daming nakaalala kanina, nung ginawa ko. Ano bang ginawa mo kanina? Hindi kasi, nung last series na ni Pilaj, Game 3, bigla akong ano eh. Bigla akong nakaramdam ng sakit ng tiyan eh. Ay! Tinatawag ka na ng ano? Ng kalikasan. Kaya di na kinaya eh. Shara dito kay Jonan Arizo. Ayan. Tsaka kay Jomer Mina from Team YouTube. Shoutout po sa inyo. So, to Team Secret, nagban ng Pango. Viking GG naman, nagban sila dito, Nature's Prophet. So, inisip nila, baka yung pack is offlane, hindi position 5 ka nagban. Or, pwede rin namang gawing pack 5 talaga, and si Zai yung mag-Nature's Prophet. Pero, ang dami kasing hero ng isang ano, Team Secret. No, di mo alam kung ano yung babaan mo. Para sa tingin ko, itong back, gagawin na lang offlane. Then, kukuha dito si Papi siguro ng magandang hero na pang-complement sa draft nila. I think, okay nga yung Vengeful. Para at least may save dun sa Lasso. Tsaka pang-break ng coil kung sakasakali. Hindi ganun alaas sa lane, pero sa tingin ko, di ba mapapahirapan yung PL dahil kung offlane man yung Batrider, meron naman siyang doppelganger para pantagal dun sa Sticky. Pero ang ganda nung last band dito ng Viking GG, yung Omni-Knight. Dami magagawa, no? May Guardian Angel plus pag na Heavenly Grace ka, no, madedispel din yung ano, yung Lasso. Aha. Pero ang ganda naman kasi, kung kunyari, kung bumawa dito yung secret ng Omni-Knight, meron namang troll na pwedeng i-dispel yung Guardian Angel kung sakasakali, pag nagkaroon ng Aghanim's. Pero ayaw na lang siguro nilang makatapat yung Omni-Knight dahil dun sa Heavenly Grace. Kasi di naman di-dispel yun, tsaka sobrang taas nung status resistance ng Heavenly Grace. And the Storm Spirit. So, 5 pack na ata ito. Or pwedeng, kasi ginagawa minsan, di ba, ano, 5 Death Prophet. Depende. Pero sa tingin ko, 5 pack na ito. Baga, malakas naman yung lane ng pack tsaka PL, tsaka kung isipin mo, kung offlane yung Batrider, medyo mahirapan siyang patayin yung pack tsaka PL kasi parehas may panakas. Pero, Batrider versus Storm, parang lalamang naman yata yung Batrider dito. Pero minsan nakikita ko si Storm, lumalamang pa eh. Na ang ginagawa ng iba pag gusto talaga lumamang sa lane, yung ginagawa nung iba is minamax yung per skill. Yung static remnant or para hindi makalapit sa kanya. Tama. Para hindi ma-dive nung Batrider. Shoutout dito kay ano, Dalin Cabalisa. Shoutout sa mga call center agent na nanonood diyan. Workforce team nyo, pagod na kakanap sa inyo. Yan. Pero Underlord pick. Christian Clarence Hernandez, shoutout. Ganda ng Underlord pick. Kasi medyo kulang sila sa lockdown. So pag nagkaroon ng Rado Fatos to, tapos Pitumalis,
Parang sure na ano agad, sure na disable. Lalo na dito kay Storm Spirit and Phantom Lancer. Medyo bossed yung mga Rotroot na yan. And yun na nga, position 5 na pack dito sa Team Secret. Medyo greedy yung draft dito ng Secret, sa tingin ko mag-Viking GG ako dito sa game number 1. Medyo madali execute. And yung matchup ng Phantom Lancer and Troll Warlord, parang nakita ko na yung ganyang matchup ngayong patch, hirap talaga labanan si PL, si Troll Warlord. Pag yung Troll Warlord naka free farm and nakakuha ng early aganims, and usually pag ganito yung lane ng Troll, nakasama niya Oracle, malaking chance maka free farm siya. Ang lakas kasi nung killing potential na itong dalawa, yung Oracle etong, and yung Troll Warlord. So sa tingin ko mag-Viking GG ako dito, game number 1. Ikaw, Joby? Para sa akin, Viking din ako eh. Sobrang ganda ng hero nila dito. Feeling ko, mapapahirapan din nila dito ng sobra itong si Matumbaman. Sakit din kasi ng ano nila eh, ng double lane nila dito sa bot lane. Earth Spirit siya, Underlord. Oo, Underlord. And Underlord, alam naman natin na kaya niyang mag-isa lang. Tama. Kailangan nila ng level dito, at least... kahit mga face boots lang eh, sobrang mahaharas niya na yung ano eh. Tsaka yeah. Soul Ring, no? Oo, face boots, Soul Ring lang. Or kaya Arcane lang agad. Joby Alonte, shoutout kay Clarice. Ayan, shoutout po. Nagkasi ko yan eh, kahit late na. Shoutout dito kay Roblox Gamer. Ayan. Di ba si Terong yan? Pero 400 doon na ang ating supporter dyan, guys. Ha? Pero sa mga gusto pa mag-bet dyan, ha? Gamitin na aming promo code na Lupon, WXC. Pero eto na, ang ating game number 1 na ating first series, Team Secret versus Viking GG. Papakilala ko na para sa side ng Secret. Papi para sa kanyang pack, Yapsor para sa Earthshaker, Misha para sa kanyang Storm Spirit, Zai para sa Death Prophet, Matumbaman para sa Phantom Lancer. Yan, side naman ng Viking GG. We have Celery, Onis Oracle, Boom Batrider, Shad, Onis Troll Warlord, Toby Underlord, and Aramis sa kanyang Earth Spirit. Pero so, good move yung ginawa dito ng ano. Nas, patan niya ba yun? I think hindi yata. Galing kasi sa fog, no? Ayan, naglagay dito ng lane ward si Death Prophet, pantulong din ng dito kay Upshur para makasnipe ng courier. So, Viking GG, yung madalas na ginagawa natin, ginagawa ng mga pro players. Pagsimula ng game is sama-sama dyan sa high ground. Lima-lima, no? Yan ang meta ngayon eh, no? Para iwas first blood, and kung sakaling may umakyat sa high ground na kalaban, hindi lalamang sila dahil sa vision. Tama. And ito mukhang hindi naman yata sila magkakaroon ng gera dito. Standard lang naman. Medyo interesting yung item dito ni Batrider, bumili agad ng dalawang mangga. Na minsan madalas makikita mo naman sa Batrider na Rectanal or Sobimas na. O kaya dalawang circlet tapos isang mantle para pangbuo ng Null Talisman. Tapos, boots of travel agad. Kasi tingin ko, magma-magic stick siya dito sa laro ito, lalo na Storm Spirit yung kalaban niya. Oo, kailangan din. Kasi, Storm Spirit, spam lang ng spam yan eh. Ganun din man yung, yung Storm Spirit. Kailangan niya rin mag-stick dito dahil Patrider yung katapat niya. Rev yung, nakaharang. Nakaharang, he. Yan. Yan, okay na. Four stack dito. Tapang, ha? Hindi niya paindihin yan kasi wala pa namang dito si Batrider, di pa naman level 3, wala pa namang Flame Break or Firefly. So okay lang yan. Abang bottom lane naman medyo naharas dito si Aramis, ha? Sakit yung talaga ng base damage ng pack. Kumbaga alos lang sila, parehas lang sila ng Lina na mataas yung base damage. Boy, tinuman, sakit oh. Pero nasipa siya dito ni Aramis. Sakit eh, no? Yung iba, pa ngayon, nagpa-Blightstone. Tama. Dati, nakikita ko si Papi nag-early Blightstone na agad sa pack eh. Pero siguro, naisip niya na yung Blightstone is... Dati kasi nakikita ko nagpa-Blightstone siya, pero Blightstone lang talaga. Hindi niya binubuo ng Solar Crest. So, sa tingin ko, kaya hindi na siya dito nag-Blightstone. Is, hindi naman si... Kumbaga, hindi niya rin magagamitin yung Blightstone mamaya. Hindi naman niya i-upgrade. So, magdandal na lang siya dito para mas masakit yung right click niya. Pero sa mid lane dito,
Medyo nakakasabay pa itong Storm Spirit. Habang sa may top lane naman, okay yung last hit dito ni Shad. Si Death Prophet yung medyo nahihirapan pagdating sa last hit. Pero expected ko na medyo mahirapan sa farm. Itong Death Prophet kasi yung kasama niya si Lane is di ganun kalakas. Plus, Troll and Oracle talaga. Medyo mahirap pag-survive. Oo, kanina hindi ko napanood pero sabi, yung tama. Neon nag-position 5 daw na Troll. Nagulat din ako. Position 5 Troll. Oh, pero mukhang out of position yata dito si Nisha. At mukhang mamamatay. At Trolling Boulder makakommit na. Andito na si Papi. Titignan kung makaka-rescue ba. Pero first blood nakuha dito ng Viking GG. At mukhang susunod pa. Pero ang nakapatay dito, yung neutral creeps. Mm-hmm. Medyo napaano siya, maasim yung ginawa niya dun. Yep, ha? And nice TP dito para kay Earth Spirit. Alam niya, pwede niya patayin yung Storm. And wala kasi masyado nangyayari sa may baba. Pero dinadasalan dito si ano, si Zai. Yeah. Pero ang ganda ng TP dun yung Earth Spirit. And habang nangyayari yun is si Underlord. Okay lang naman sa may baba. Hindi naman siya nabubugbog na itong Death Prophet and nung PL. And Underlord, I think bumili na ata siya ng Soul Ring niya. Ah, pa spam stuff siya, no? Mm-hmm. But, ano, or baka Bracer lang ata. Soul Ring or Bote lang naman yung choice nila. Or Arcane. Oh. Op! Pero hindi nga na Fissure Block, pero Body Block na lang. And Chant Totem, mamamatay yata dito. Yung Oracle. Mm-hmm. Ganong Fissure Block by Shaker and Body Block. Para ma-prevent na makatakas pa etong si Death Prophet or si Oracle, sorry. So ito, pepesto dito si Earthshaker para sa rune. Oo, oh, pero wala siyang mana, wala siyang dala ditong clarity. So medyo mahirapan siyang tumulong just in case na sa top mag-respawn yung rune. Pero yun lang, si Nisha dito, delikado na naman. At Rolling Boulder nag-connect na, plus nandito pa yung Oracle, pero nahatak na, mukhang mamamatay pa yata dito. Stick? Oh, may stick. May stick nga. Pero kung may kampaya, sana. And swerte. Naku po, si Ate. Na regen. Nami Reg. Oo. Oh, oh. Nakuha pa. Sobrang buenas naman. Mm-hmm. Gulat. Gulat naman ako dun. APA. APA eh. Sabi niya, up. Shad, ayan. Ginawang courier. Itong si si Oracle. Pinadeliver yung kanyang Gloves of Ace na mag-ano siya dito. Magte-treads. Pero sa bottom lane, Rolling Boulder dito. Tinamaan yung pack. Pero may Illusory Orb. Makaka-out lang dito yung pack. Pero sakit. And maganda is mapaparm pa ni Underlord itong mga creeps. Tsaka neutral creeps. So ang task last hit dito ng Underlord biga. Ito, PL may trust na dito habang si Earth Spirit meron na siyang Urn of Shadows dito. Sa may baba naman, makakuha naman nata ni Aramis, makakuha nga ni Aramis yung rune. Pero I think nanakawin nata ni Papi yung kabila, hindi na. Maunahan siya ng Earth Spirit, so hindi niya na tatatry na kunin yung rune. So I think 2-4-2 lang naman pagdating sa bounty. Okay. So, i-absorb dito, meron siya bumili ng smoke plus clarity. Okay. Mataas, medyo mataas na yung level ng ganitong Earthshaker, ha? 5 minutes level 3, pa level 4 na. Pero hinahabol siya dito, slow. Pero mukhang, feeling ko, hindi yata mamamatay ito. Mm-hmm. Pero medyo kakaiba yung item dito na siya, da? Magpo-Falcon Blade siya. Mm-hmm. So, ano kaya ito? Hindi na kaya siya mag-Battle Fury, Recta Aghanims, or baka mag-Battle Fury pa rin siya. Gusto niya lang dito nung Falcon Blade talaga. Oh, pero ngayon lang ako makakita sa isang Troll Warlord. Ako din. Kaya curious ako kung ano yung magiging next item niya after nung Falcon Blade. Oops, sayang. Hindi pa umabot. Hindi ba? Hindi. Ay, yun lang. Hindi na gano'ng nag-reset. Oo, oh, sayang. Hindi pa nag-spawn. Bottom lane, lumabas yung bounty. I mean, yung power up. Pero sa top lane, sinusup-sup lang dito ni Sai. Plus Fissure Block and Ancient Totem. Mamamatay dito. Pero nasa bunutan dito si Death Prophet. Pero tamang TP out lang. Tinipiyon lang sa mukha. Medyo bosset nga yun. Oo. Oh, nagkasabay kasi yung kanilang dalawang pang-disable sa TP. Yung Fortune 10. Tsaka yung Lasso. Kaya tinipiyon lang sila sa mukha dito ni Death Prophet. Pero may post tayo sa glit. I think lagata. Lag daw. Log. Log. Pero Batrider, sobrang
free farms sa middle lane and almost 1k na lang magkaroon na siya ng boots of travel. Abang Earth Spirit and nagle-lane dito sa may middle lane para kumuha ng XP. Yung Troll Warrior dito medyo napapahirapan ha. Ang ba mga ano niya eh, nung level niya, baba din nung last niya. So kahit na medyo malakas yung lane nila sa may top, napigilan lang yung troll sa pag-free farm. So well paid dito sa dalawa si Yapzor and si Zai para hindi masyadong maka-free farm and etong troll and si PL free farm sa may baba. Kumbaga farman lang sila ng underlord eh. Maganda to for the side of secret. Pwedeng lumamang etong PL pag nauna niya sa item etong troll warlord. Pero mag-good muna dito si PL which is okay naman kasi ang dami magic damage dito ng yes. GG. Halos lahat apat na hero no. Tama. Yung troll lang yung wala masyadong magic damage. And ito na. Back to the ball game, Gina daw. So ito, Papi. Nag-TP dito sa may baba. Ganda yung TP niya dito. Kahit na wala siya ng, wala na siyang naabutang kill, at least nakakuha siya dito ng XP. Uh-huh. Ang baba rin talaga ng level dito ng ano? Ng troll. Oo. Ano naman yan? Para Sidery. Uy, ba't niya dito? Ayun yan na i-block. Pero Enchant Totem dito. By Yapser and the Fisher Block and Body Block. Tamang sup-sup lang dito si Zai. Mukhang mamamatay yata dito. Si Celery. What? Ano? Creep Swarm? Tawag doon, diba? Tama. Dati Carrion kasi, diba? Carrion Swarm. Pero ngayon, Creep Swarm na. So, nice kill dito para Zai. And ni-level up niya na agad yung exorcism niya dito. So, gusto niya lang pressure rin itong Tore. Sa top, abang si Troll is sa tingin ko magja-jungle na lang. Yes. Okay naman na siya mag-jungle eh. Kututusin. Level 5 naman na siya. Level 3 na yung kanyang willing access dito. Pero TP dito si Earth Spirit para mag-defend. Pero I think na hindi niya rin madi-defend to. Dahil kanyang yung matras. Depende lang siguro kung si Batrider mag-TP dito sa may top. Pwede nila i-defend to. Pero I think na hindi na mag-TP siguro si Batrider. Inisip niya siguro parang sayang na yung oras niya. Magpa-farm na lang siya. Pero pawala na rin yung EXO. So I think na hindi rin nata mabasag tong top lane nila. Let's see kung ano magiging call dito ni Batrider. Pero si Batrider yung kailangan nila dito para i-defend eh. Or kahit si Underlord. Kasi ang problema kasi, pag si Underlord nag-TP dito sa may top, maka-free farm yung PL lalo. Yun ang pinakamagandang gawin dito eh. Mag-zone out na lang dito sa bot lane. Kasi parehas naman silang free farm eh. And yun na nga, medyo waste yun yung exorcism. Pero at least na-pressure naman nila yung Tore. Almost one-third na lang yung buhay nung Tore. Pero Batrider dito may boots of travel na. And nakasmoke siya kanina. Pero parang gusto niya ulit mag-farm. So yan, brinake niya rin agad yung smoke niya. Illusion. And yun na nga, travel up dito para kay Batrider. Ay, ang ganda pa na ng early item na nakuha dito ng Storm Spirit. Bagay na bagay sa kanya. Yung Fairy Trinket. The misspell amp, tapos may mana loss reduction. Oo, pero dito sa mid lane, pinaghahandaan na nila. Back to farm lang muna. I think di ba muna gagera dito yung Viking GG kasi hindi pa level 6 si Earth Spirit. Ayun yung malakas sa teamfight para sa kanila eh. Yung pang teamfight nila na skill. Level 6, so, no? I think na magpapassive muna sila dito. Farm lang muna. Pero pinipilit nila dito yung top lane, ha? Mm-hmm. Medyo passive nga yung game natin. 3-2 pa lang. 9 minutes na. Pero Oracle, nag-TP na dito sa may baba. Let's see kung tatry ba nilang patayin dito si Matu. Kasi may boots of travel naman na tong Batrider. So, let's see. Pero si Toby, ayun, at least naglagay na siya dito ng Pit of Malice. Pero level 1 pa lang. So hindi pa ganun katagal yung seconds nito ng root. Hindi pa ganun kahaba. Kaya sa tingin ko makatakas din yung PL. Nakakotob dito yung PL. So nagpunta na siya ng jungle. Pero si Troll, direct na agonist pa lang buhay niya. Hindi siya mag-battle Fury. Trip pa to yung ganitong build. Hindi. Kailangan talaga at least Fury. Oo, ako din eh. Makabagal mag-farm yan eh. Battle Fury, agonist talaga. Lalo na may PL, di ba? Tsaka kung titin mo kasi yung lineup ng Viking GG. Parang kukulangan sila sa crowd control against PL, ano, pag late game. Parang di mo rin masyado makasahan yung Firestorm tsaka yung ano, yung Batrider sa pag-clear ng Illusion. Kasi DPS yun, di naman burst damage eh. Ang tamang kulit lang dito si Papi ha.
tamang share lang siya ng XP dito sa PL. And binili niya na Tom. So I think si Earthshaker is level 6 naman na. Okay, level 6 naman na dito si Earthshaker. So kaya pwede na talagang bilhin dito ni Papi yung Tom. Pero nandito si Yapso. Oh, XO kinamit na silence. Fisher Black dito para kay Toby. At tamang sub-sub lang. Pero merong ineko na. Mababurst kaya. At mukhang mababurst dito at hindi pa tapos ang laban. Pero Pipeline kinamit na rin. Nasa bunutan dito si Sai. At silence sa Boulder Smash. At nakatayo lang. Pero namatay dito yung Death Prophet. At mukhang mamamatay rin dito si Yapsor. Naku po, lutong-luto. Magnetize plus sa yung Firefly, no? So hindi, lumamang pa nga dito sa trade. Etong secret, so nice counter initiation dito para kay Batrider. Dalawa yung nakuha nila and si Underlord lang namatay. Pero habang nangyari yun is pre-farm etong Storm Spirit and yung BL habang si Papi is nandito pa rin sa may baba trying to defend this bottom lane. Pero PL, sobrang pre-farm. Meron na siyang deep fusal. And yung ano dito, Storm Spirit, mas mataas pa yung level sa ano ha. Sa Batrider. Plus, feeling ko, ano na siya. Buo na yata yung... Orchid? Op! Pero nagulungan. Dito si Bobby, hindi nakapag-pay ship. And TP dito kay Matumbaman. Parang TP dito si Matumbaman. Op! Ayun na! Pero yun na nga, malevolent dito with Fissure. At mukhang mamamatay dito. Walang detection. Yung Batrider, naku po. Sayang. Kung may detection sana sila dito, patay sana yung Batrider para di rin kasi nila ini-expect na makakuha dito ng Indy rune. Etong si Boom kaya nabuhay pa. Pero, delikado to. Yung dalawang support, pag nakita ng Storm Spirit, lalo yung Oracle, na kung isipin mo siya yung magsisave, kung siya yung mauna ng Storm Spirit, matik patay na agad siya. Oh, pero sa'yo dito, napitong malis na gulungan. At mukhang maburst yata dito si Zai. And first tower, finally, nakakakuha itong Viking GG. So, unti map control, pero matumba man, nakasmoke dito, or yung secret rather, nakasmoke and nakapok. Doppelganger. Nasilence dito si Celery, at makakapag-ult ba? Pero naka-ulti na. May magnetize pa. Andito na rin si Nisha, pero namatay na yung Earth Spirit. Nakoil yung dalawa dito. Celery, tamang buy time lang, at nabuhay pa. Gamit ang false promise. Si Nisha, at si Nisha dito, nalaso ha. Tignan natin kung makaka-out pa, pero nakapag-lightning out. Plus TP, mukhang makaka-out pa. Grabe ginawa ng Oracle dito, ha? Pero ano, medyo interesting call para sa itong Viking GG na pumalag sila yung dalawang support kahit malayo yung dalawang, ay yung tatlong core nila. And hindi nag-work yung pagiging matapang nila kasi namatay dito sa Oracle. Na-force yung magnetize pero wala silang napatay sa side ng secret, kamuntikan lang. Etong si Storm Spirit. Pero kung titiman dito yung network, ayaw mo to na makita as Viking GG fan or nagbet sa Viking GG kasi leading sa network yung Batrider pa, hindi yung Troll. And kung titiman mo, mas mayaman pa yung Underlord kasi dito sa Troll. Oo, kung sino pa yung carry na. Pero, ayun na, konti na lang din na paaganim sa dito si Troll. And medyo mahirapan ang patay. Sa tingin ko ba mag-Mulnir to? Yung Troll after na aganim? Pwede rin. Kasi yung pangit pag aganim sa BKB agad eh, no? Pero papabimahin niya rin kasi yung pagdating sa mana eh. Sabagay. Kasi yung PL may defusal eh. And spam din na siya ng spam dito ng ano, yung skill niya, diba? Tama ka dyan. Kasi Troll, hindi ba naman ganun ka taas yung mana po niyan? Tsaka yung mana regen ng Falcon Blade, hindi naman ka ganun kataas. Pero at least meron siya ditong Royal Jelly, pantulog sa mana regen. Oo, yun na. Royal Jelly, no? And dito sa bot lane, nagpinipilit ni Yapsor dito magkaroon ng ano? Pero ng dito dagger. Si Toby, naku po. Yung aura yata na ano nila. Buhay to? Oo, buhay. Parang ganda gagawin dito ang Underlord, ah. Tinatapangan niya para makakuha ng info, makaspeed. Ay makatulak na isang lane. Tapos kung mamatay man, at least magawa niya yung trabaho niya, which is pumush na isang lane, pero di man siya namatay. So hindi, naging worth it yun kay Underlord. And yung dive creep niya, hindi papuntang well, papuntang torre pa. And dagger completed para dito sa Earth Spirit. Kalito kasi Earth Spirit at Shaker. Okay lang yan. Parehas ES, no? Pero si Troll medyo malapit na sa kanyang Aghanim's. Stop of Wizard din na lang yung kailangan niya dito.
And 500 gold naman na yung pair niya dito. Abong si Batrider going for BKB. Oh, 300 na lang. And the Defiance dito nabili na ni Death Prophet. Ano kaya itong Hood of Defiance? Mag-Eternal Shroud kaya siya or Pipe? Ganun din yung ano, yung Underlay dito mag-Hood of, of Defiance din ata. Okay, pero si Zai hindi ganun kayaman dito. At meron siyang Falcon Blade. O nga, nagulit naman ako Falcon Blade eh. Pero gusto nyo lang siguro yung mana regen, tsaka yung dagdag na health nun. 175 health. And cost efficient kasi na item eh. Oo, kailangan na mag-smoke dito ng ano. Secret kasi hindi pa ina-expect dito ng team Viking na merong dagger si Earthshaker. Tama ka dyan. And yun nga, speaking of smoke, bumili ng smoke dito si Absor. Sakto naman yung dagger dito ni Absor kung titignan mo eh. Kasi yung Storm ready na kasi may Malevolence. Yung PL ready na, may Diffusal na. And yung Death Prophet siya pack, di ba masyado item dependent yan. Basta up yung mga skills na pwede pumalag. Yes. Pero siya, after Agam sa okay. Play ship siya dito, mag-BKB agad siya. Okay. And Agam is completed para dito kay ano? Yung Troll. Medyo nakahabol na si Troll, no? Oo. Pero kung nakaasa siya, pero ito, Rolling Boulder na-dodge dito. Silence at, sorry, out. Pero kinoil niya na. Yung dalawa dito. Just to make sure na mabuhay siya. Para yeah. At least na first yung coil. Pero grabe yung ano, no? Yung reflex ni Papi. Sobrang bliss. Alam niya mag-rolling. Kalabaw lang ang tumatanda. Oo. 30 plus na yan, pero kunti na mo, mabilis pa rin ng reflex. And then, ang game natin dito, ha? Puro farm lang din, ha? 5-6. Pero, I think ko yung ganitong game more on parang ano lang, timing. Yung madalas na makikita mong play end. Katulad na ito, timing ng Viking GG na mag-smoke kasi nakita nila na wala nang coil. Tapos si Boom, may BKB na, kaya pwede sila mag-smoke. And Nisha dito matuhuli na silence dito, magnetize. At makaka-out pa. Grabe. Nakagamit pa ng Malem pero Yapsor dito. Mukhang siya na lang ang mabibigyan. At namatay dito ang Earthshaker. I think okay na to sa side ng Viking GG. Kahit di na nila nakuha si Storm Spirit. Medyo tinipid kasi ni Boom yung BKB niya. Pero wala naman siya kasing info na si Earthshaker nandun pala. So di niya nalaso. Pero okay na to sa side ng Viking GG. Kasi makakuha sila ng Torre sa mid. So map control again. Para sa side dito ng Troll. And maganda yung nakuha niyang neutral item Akila para dagdag mana regen para sa kanya. Para di siya masyado ma-short sa mana dito sa Whirling Access niya. And boom, meron na nga siya dito BKB. Alam na ng secret yan for sure. Next item niya dito ay Shiva's Guard. Pero maganda itong Shiva's Guard para mababa yung attack speed nung PL mamaya. Yes. Tsaka yung mga illusion niya. Tsaka dagdag armor. Pero ano na, manta ka na ba kompleto? Pero sa bot lane dito, naku po! Sakto-sakto! Pero na-silence niya. May kanya-kanyang silence sila dito, ha? Nasaktuhan and nag-react na agad dito. Ang kuponan ng Dire. Pero nice map awareness dito kay Storm na alam niyang delikado siya dun sa may baba. So umiwas na siya dyan. Kasi Underlord, naka-ready. So nag-grips muna siya dito. Then mag-Rad of Atos din pala siya. Okay. So maganda yung itemization dito na Underlord. Baka may... Baka mo. Raulo! Ma-earn na. And Bloodstone? Bloodstone ba yun? Bubuin niya? Natagpuan dito si Celeri. Ayan na, nagsisimula na yung Storm Spirit. Pero na-silence dito si Nisha. Coil sa dalawa, pero napakagandang picture block. Hindi na, ano ha? Hindi kaagad na sa bunutan ni Boom. Ang ganda, umikot pa eh. True. So, na-force pa nila yung buyback dito ng Oracle, which is sobrang ganda yan. Pero at least for the side of Viking GG, na-force nila yung Exorcism. Pero ang ganda naman kasi dito sa secret is hindi naman off lane or hindi naman mid or carry. Yung Death Prophet off lane naman siya, so hindi naman sila masyado nagre-rely dito sa time yun ng Exorcism para pumalag. Kahit wala naman exo sa ting yung kaya nilang pumalag. Yes, pero eto na, 3-month smoke para sa Viking. Tignan natin. And nakuha na yung bounty. Malalaman na yan ha, pag nawala yung bounty dyan. Pero Nisha alam na may kumuha dito ng bounty kaya medyo nag-iingat siya. May tatang dito, anong standing nito? Boss Dan and Boss Joby. Etong, wait lang. Oh, pero tumalo na. Silence, hindi tumama. Tamang baliw lang si Nisha dito. Etong Viking GG, 0-2 sila. 0-1 sila pagdating sa series. Ang unang nakalaban nila dito sa upper division is Liquid.
siniro to sila. Yun yung mabilis na laro eh. Yung Viking GG versus Liquid. I think yung dalawang games na ata yun, parang ano ata, di umabot ng 30 minutes yung laro. Sobrang one-sided. Tapos itong Secret naman, pagdating sa series is 1-0 sila. Pagdating sa standing is ano sila, 2-1. Ang una nila nakaharap dito sa Upper Division, Mad Golems. Mad Golems. O yung Tundra Esports. Ah. Yung Secret nanalo game number 1, Tundra nanalo game 2, pero game 3 nanalo yung Secret. So, na. Kailangan mag-abol dito na Viking GG sa puntos. At least kahit 2-1 lang, okay na para sa kanila. Basta hindi sila dito ma-0 to ng Secret. Kailangan nila ng puntos. And kung titignan mo yung recent matchup at na itong dalawa, yung Viking GG tsaka Secret, last time nagtapat sila sa Omega League. And ano yun, tama, Omega League group stage. Ang nanalo doon sa group stage na yun, yung Viking GG 2-0. Aha. So, maganda record dito ng Viking GG against Secret pagdating sa match history. Pero PL meron na ditong Inflo and Manta. Yes. Yung Neon Esports, parang ilang panalo na lang ba sila? Isang 2-0 na lang ba? Sure na parang sure na eh. Kasi 6-2 sila eh. Isang 2-0 na lang nila, sure na pasok na sila sa major. No? Tama. Kasi kahit mag third man sila, pasok pa rin eh. Oh. Para malabo na silang masilat sa pang-apat na place. Napakaganda nga ng run no, ni Yun, no? And sana yung accident, guys. Nakilala ni Dan kagabi. Si Hermani Cuenca. Na Hermani Cuenca ka naman kagabi. Pero next item dito ni Boom is Shiva's Guard nga. Pero after nung Shiva, mag-Octa rin siya. Okay, magmaestro nga dito si Troll. Ayun yun ng Battle Fury. Pero sa tingin ko, mas okay din naman itong ginawa ni Troll na nag-agan. Kung magmimuler kasi agad siya Armaestron, parang di ganun ka-ganda kasi parang di agad siya mag-online. So, bumili agad siya ng online item, which is Aghanims. And kagandaman sa Aghanims is mabilis ka mag-online, pero mabilis ka rin mag-farm kasi yung Divine Willing Access, sobrang bilis na cooldown, 4 seconds lang. And naisip niya na parang tatagal itong laro. So, bibili pa siya ng isang item, pang-scale, which is Mjolnir. Hinabol niya na, pero nakoil dito. Nap-up na yung BKB, pwede na yan. Bakbuhan na, sir! Okay, pero yun na nga. Grabe maganda pa. No. Sobrang risky nung ginawa ng Secret dun, pero ang bilis nung kamay nila, nakatakas agad sila dun. Itong problema sa isang bot rider, pag wala kang dagger eh, mahirapan kang mapag-initiate. And nakahit tuloy yung BKB niya. And ano yan, pangalawang beses niya ginamit yung BKB niya. So, 8 seconds na lang yung BKB niya dito. Matumba man dito, 0-0-1 ha. So, talagang passive. Talagang nag-pa-farm lang siya the whole game. Pero kanina yung network difference ng PL tsaka Troll para mga 3K ata. Pero ngayon, lumabo na dito si Troll. Uh-huh. Almost 1K na lang yung kalamangan dito ng PL sa pagdating sa network. Ay, BKB out. Pero ang yaman ng Spirit. Naka-ano ata siya, Philosopher's Stone. Pa-check na saglit, Rebo. Yung Spirit. Oo nga. Philosopher's Stone, kaya pala mayaman din. Para to smoke. I think mag-smoke ata sila. Ayan. So, 4-man smoke, hindi masyadong halata. Nagpakita dito si Toby. Para hindi masyadong halata. And I think kahit naman kita yung Underlord, may info pa rin, Secret pa rin. Rolling Boulder dito. Nag-miss, na-silence. Boulder smash. Pero eto na. Si Boom. Pero hindi pa siya nakapag-ano ha. Nahatak na dito si Death Prophet. At mukhang katapusan na dito ni Zai. And yun. I think okay na yun for the side of Secret. Isa lang casualty. Wala namang nag-follow up na casualty dito side ng Secret. Na-force yung dalawang BKB. Netong Batrider and Troll. Kaya tingnan mo. Ready silang pamalag dahil alam nilang kayang-kaya. Oo. Wala nang BKB yung dalawang core. At buyback dito. Committed na para sa Death Prophet. At mukhang mabibigyan dito yung Underlord. At nasa gitna na si Zai. Kahit sino na lang. At Celery mamamatay dito. So, pwede pa silang mag-Roshan dito, ha? And ito ang magandang timing for the side of Secret. Dalawang napitas nila. Sorry. And kagandahan dito, yung dalawang napitas nila, walang buyback. So, sure na sure, makakuha nila itong Aegis. Depende na lang kung si Earth Spirit itatry na steal yung Roshan. Pero mukhang ayaw niya ng iris yung kanyang buhay. Para ma-steal lang Aegis. So, libreng Roshan for the side of Secret. And kukunin ni Mato. Itong PL na hindi na nga namamatay sa
sa game natin, 1-0 to siya ngayon. Lalo siya, lalo sila mahirapan itong DL. Para magtataras na, no? Mm-hmm. And Bloodstone completed. Mabilis din yung item dito ni ano ni Sha, no? Oo. Malib tsaka Bloodstone. Tapos sobrang bilis niya, na BKB. Pero tapos si Mato, yan, sabi mo mag-Heart of Taras. River na lang yung kulang, no? Nagbabalik ulit yung Heart of Taras ki PL, no? Oo. Kasi sobrang ganda ng Heart of Taras. Hindi na na-disable yung health regen. Pag di ka napansin ng saglit lang, talagang puno yung buhay mo, no? Tama. Nanalo pa yung T1? Oo, guys. And lahat ba ng player ng Neon sa Team Adroid galing? Hindi po. Si Natsumi lang, no? Si Natsumi lang. Natsumi. Yung carry ng Adroid. And pero kanina sa C Upper Division, lahat ng score 2-1. Oh, 2-1, no? Na 2-1 ng Boom yung 496, na 2-1 ng Neon yung TNC. Na 2-1 ng T1 yung ano, 496. Tik pa talaga yung T1 dun. Grabe yung laro na yun. And ito na, kinakatok na ang first tower dito sa bottom lane ng Viking GG. Buna. And kinumit pa dito. Ayun na. Ang 40. Nako po, may chokes tugo pa. Pero nakuha na dito yung Heart of Taras. 26 minutes. Refusal Manta. Hood. Official hindi nag-connect. Uy, nakagan yung shirt na yung PL, ha? Ay, yung Earthshaker. Sorry. So, pwede siya mag-totem kahit malayo, no? Tsaka pwede siya maglakad dun sa Fissure. Yes, pero mabibreak ba yung smoke dito? Delusion lang. Pero ganda ng pwesto dito ni Mato. Mm-hmm. Nagsisend ng illusion sa high ground para pang info. Send ilu lang, no? And may 3-man smoke. Tignan natin. Parang gusto pa nila maghanap. And mukhang si Yatsor yata. Ay, kita. Oh, kita atas sa ward. Kita nga. Kita. Itong si Batrider sa ward. Dapat kasi ang mag-initiate si Earth Spirit, eh. Pero medyo hindi ko alam ba't si Batrider yung nauuna. So ito, Enchanted Quiver. Malaking tulong naman to kay Troll kahit papano. Para may dagdag siyang damage. Ang tanong, baka may mas better na item dito na mapulot nila like Titan Sliver or Paladin Surge para kay Troll. Ano kaya mangyayari? Ay, ito medyo maganda to, yung Ceremonial Robe. Medyo underrated na item pero sa tingin ko, maganda to for the side of Viking GG para mas matagal yung duration ng lasso at para mas matagal yung duration ng magnetize kasi may minus ano to, status resistance. Pero yun na nga, di nakuha dito ng Batrider. At tamang clear lang dito si Papi. Pero doppelganger, mukhang hahabulin yata dito. Pero Batrider, may laso yan, ha? Pero ayaw niya dahil alam niyang not maku. Itong PL. Not maku. Wala nangyayari. Pwede bang tumabang dito yung ano, ha? Secret, ha? Kasi may ages pa sila, eh. Ano pa? 1 minute 40 seconds pa. And sa ages dito ni PL. And sa tingin ko kailangan niya na agad mag MKB since may agalims yung troll pero magbabasher muna siya. Kailangan niya MKB pero si Papi dito tamang aning lang. And nakakapag buy time siya, so na-take na dito ni Matumbaman yung top lane and kuha pa nila yung outpost. Makuha nga nila outpost kasi first second tower rin nakuha nila dito sa may top. Oh, pero spotted kita dito. Si Toby 1. Tingnan natin kung mamamatay. Pero na, only silence yan, ha? At nakulong pa. Talagang 1v1 with a great one. At mabibigyan dito yung Underlord. Wala kang kawala, baby boy. Pero medyo makunat, ha? Pero Aramis, sasakto siya dito sa timing ng outpost. Pero nag-TP dito si Pac para nakawin ulit yung outpost. Let's yes. See. Kung ma-defend ba ng Viking GG itong outpost nila or ibibigay na lang nila ulit dito, excuse me, sa secret. Pero mukhang may ibibigay ulit yung outpost. Makukuha. Makukuha ulit. Kalungkutan talaga. Ayan. Ayan, ito yung magagawa ni Mato. Yup, siya zone out niya para sure na makuha dito ni Papi yung outpost. And apat na bounties pa makukuha nila dito. Ang tinakbuhan lang kasi may BKB. So ito, alam naman for sure dito ng Viking GG na pawala na Aegis. Let's see kung papalag na ba sila or baka hintayin na muna siguro nila yung Mjolnir dito ni PL. Ni Troll, sorry. 2 seconds. Mawala na Aegis pero ito magnetize. Para kay Earth Spirit. Pero so, na-dispel din agad yung magnetize niya eh.
Yun ang boset eh. Yung magnetize kasi dispellable. Kaya wala lang, wala lang. Parang tiranay lang dito na spirit na patayin, kaso wala naman yung mga kampi niya. Kaya nabuhay pa rin dito si PL. Pero parang pepesto ata sila ng smoke. Pero medyo weird kasi umakit agad si Troll sa high ground na may catapult pa. So kung mag-smoke man sila ngayon, medyo mahalata ng secret. Ah, magbi-B-fly. Ah, B-fly na nga lang. Hindi na siya magbaba siya. Conrad Louie Lorenzo, game number 1 pa lang to. And medyo mahaba-haba pa ang ating pagsasamahan. Hmm. Medyo puro farm lang talaga ha, nangyayari. Ha? Oh, 9-8 yung ating score. Pero ito, may Mjolnir na. Itong si Viking G, si Viking GG, si Shad. So I think ito na ata yung time nila para mag-smoke. Lagi kasi nawe-waste din yung smoke nila dito eh. Oo. Pero may dagger na rin ata yung Batrider. Oh, okay, so maganda yung timing nila dito. So ready na silang gumera dito. So may gulat factor na itong Batrider kahit papano. Dahil pwede na siya mag-initiate ng mabilisan. And kung tito mas sa side ng secret, wala silang defensive na support or na defensive hero against din sa laso. Pero ganda na pwesto ni Papi, oh. Ang ganda, na-break niya dito yung smoke. Ay! Mukhang makakadagger out pa, pero pumasok dito si Nisha. Tamang gulo lang. Grabe naman yung reflex si Papi. Bayad na bayad. And magka-counter smoke may siya dito. Pa. And may makakuha nga regen. Etong si Nisha, let's see. Kung malalaman ba itong ng Viking GG na nakasmoke? Etong secret? Oh, pero tumalo na dito. Oop! Double coil, pero sabi nila, si Celery nagkakagulo na. Kung sino ba yung go-go nila dito, ha? Pero si Boom, nahatak niya dito. Si Zaya, at mukhang mabubuhay pa, nakabag-yules dito, pampatagal ng bulay. Pero si Nisha dito, tinatanan lang talaga niya dito, si Celery, ha? Pero Boom, daming nagagawa ng ano, ha? At Echo Slam! Sa tatlo dito! At mukhang mauubos yata ang Viking GG na makagandang Echo! At ikaw na lang, Jollibee! Hindi gagana yung grab mo at may quarantine ngayon! Grabe! Ganda! Ganda ng teamfight na yun for the side of secret! Kumbaga, sobrang gulo ng teamfight and naging pabor yun sa secret kasi ayan, no? Medyo magulo. Tingnan mo yung giyago dito ng Storm Spirit. Parang itatol niya ni Oracle pero kung tinan mo yung Viking GG, natataranta sila, siniunay nila. Dahil sobrang mobile dito ng heroes ng secret. And tignan mo yung ginawa dito ni Absor. Boom! Sarap! Kumbaga, nung nag-fissure siya, tatlinti naman, nakita niya na parang magka-addicate. So, in-aftershock niya muna para sure na mistan ulit. Tapos nakita niya magka-addicate na talaga sa Aninecho Slam. So, grabe yung tipo na yun na secret. Halos, ayan, dalawang ano na, dalawang rocks dito makukuha nila. Ganda, ganda. Feeling ko mas maganda rin mag-ags din to yung ano eh. Yung Storm, no? Oo. Talagang sana all. Pero Butterfly completed. Ay na, instant yaman sila doon ha. And that 12k gold lead. Sa magandang teamfight lang, linis yung base nila. Baba na lang pumapablimahin dito ng secret. Pero nabasag nila yung timing na maganda dito ng Viking GG. Lalo na yung dagger dito ni Boom, hindi nga siya napaglaso pa siya. Hindi, napaglaso siya. Kaso ang problema, yung nalaso niya is Death Prophet naka na BKB naka-BKB and naka-Exorcism. Yes. Kaya ang hirap patayin and yung titignan mo kasi, pwede man sana mapatayin ni Troll. Kaso wala siyang basher and di rin magpaprock yung root niya pag naka-BKB yung Death Prophet. Kaya hindi niya rin napatay etong Death Prophet. Ayan na, meron na namang ano. Arcane rin si Nisha. Medyo buenas nga. And kailangan nila yung contest, no, Joby? Tumalo na dito. Napakakunat yan, ha? And the Ancient Totem sa malayo. Mamamatay ba dito si Toby? Ayun, nalaso si Absor. Nalaso si Absor dito at nakoil yung dalawa. Mali yata sila ng Binners. Pero focus lang Roshan si Mato sa objective. And I think worth it yung pagkamatay dito ni Absor. Kasi kahit naman mabuhay siya or kahit na wala siya dito is wala siyang Echo Slam kanina. So I think sobrang worth it ang pagkamatay dito ni Absor para ma-secure yung second Aegis dito ng secret and nakuha dito ni Mato na naman yung Aegis and I think yung kesa naki-slam for siya. So next item dito ni Shad is mag-aabisan na siya. Para sa tingin ko, medyo mababa kasi HP niya eh. Oh, pero Zay dito tamang forma sa bottom. Pero kailangan niya rin ng damage. So naisip ko pwede sana siya mag-Scuddy or Divine.
paraan nila para makarecover na dito sa laro na to. Oo. Oh, yun na yata yung pinakakailangan ng item. Divine Earth Scuddy. Pero ayan na. Kakatok na sila dito sa bot lane. Oh, yari yung troll man dito pag anong ginawa ni Papi is sinintay niya mag-battle trance tapos kinol niya yung troll. Tapos, ilulure niya, no? Oo, ilulure niya dun para, kumbaga, kunyari si PL, na-target ng battle trance, inaabol siya nung yung troll, lumabol doon sa PL, tapos i-dream call niya lang. Sure na mabibreak yung coil, di ba? Yes, and mukhang kakatok na sila. Hindi ka na. Dito yung Earth Spirit, pero may tumalun doon. And nag-itipin na. BKB knife up na rin. Papi dito, na silence, na gulungan. At mukhang mababurst yata dito si Bombero. Merong false promise para mabuhay. And si Storm dito, tinalunan na lang yung Earth Spirit. Pero si Toby nahablot ang buntot. Tingnan natin kung mamamatay ba. At napakagandang vision para ma-stop yung dalawang hero dito. And Exo salong-salo dito ng Viking. At BKB knife up na. Plus yung Battle Trance, si Zay nahablot pa. Dito yung buhok. At hindi pa tapos pero merong Aegis. Pero naman na Aegis, ha? Buyback dito, dalawang hero ng Viking. Papalag sila. And Mato, kailangan niya mag-out. Matumba man dito. At mukhang lalaban yata dito yung Team Secret. Namatay dito yung Batrider. Nag-buyback na rin. Nag-buyback na lahat. At mamamatay dito yung Oracle. Tingnan natin kung ano mangyayari. Matumba man, hindi na rin alam kung sino yung totoo. Rolling Boulder, hindi tumama kay Nisha. Pero mukhang lalabanan yata siya dito ng Storm Spirit. At si Troll Warlord dito namatay ulit. At yun na nga. Yung patapos yung flash siya. Pero si Boom mukhang matadiba. Pero nag-buyback na yung troll dito. Matumba man, low HP na. Napag-doppel out pa. Pero napakagandang feature to save. And si Boom dito, sinusubukan pang humabol. Naku po, ang tagal ng clash niya. Gigil niyo ako. Pero 3 mind coil dito. At mukhang tapos na. Pero hindi rin nata may follow up yung secret end. Pero parang tatalo nata si Nisha. Parang aamba, tumalon. Maamba eh, nakapag-regen na yata dito yung PL eh. Half HP na oh. Ang tanong, papalag ba sila kahit wala dito? Etong si Death Prophet. Okay, magbaback dito yung Viking GG. Pero I think etong secret makakuha sila another objective dito sa may baba. And Octarine Core para kay Absor. Sobrang yaman na Earthshaker guys. Grabe. Pero grabe na ito mo si Absor. Yung ano niya, decision making na hindi niya kailangan mag-dagger in sa teamfight kasi meron naman siyang shard. Fissure. So ginagawa niya fissure. Then pag nag-fissure siya, parang nakikita ko tatlong or dalawang enchant totem yung nabibitaw niya doon sa fissure. Kaya ang hirap for the side of Viking GG na makahabol kasi lagi sila nag-habol pero nandoon sa fissure. Kaya lagi silang tinatamaan nung aftershock nung enchant totem. Pero si Toby dito na deep parang inside. Kanina sa teamfight, anim na fissure ata yung build-out at na yung guard na ibigay na dito. BKB, sino kaya kakatake dito? Si Yapson na lang daw. At nandito na yung Storm Spirit. Fissure sa dalawa, wala pang echo dito. At namatay agad dito yung Batrider ha. Wala nang buyback yan. At no. Troll Warlord dito. Nagingalo na kanyang buhay kahit sino na lang inaaway niya. At nahatak ang buhok. Pero echo to stop dito. And GG, itinawag na. Naku po. Ang ganda ng nilaro dito ng secret. Kumbaga, pagdating naman sa network, medyo nakakadikit yung course dito na Viking GG. Pero nabasag kasi ng timing. Nabasag ng secret yung timing dito ng Viking GG na magkaroon ng, na, nung nagkaroon etong dagger, etong si Batrider plus etong si Troll na may Mjolnir. Isang magandang clash lang, di ba? Ang grabe. Sa may middle lane. Yung ES doon. Yung ES doon sa may mid and doon na naubos yung objective nila. Minsan ganun talaga yung Dota, isang teamfight lang na mapanalo nyo. Yun lang yung para magiging deciding factor kaya mananalo kayo sa game eh. And yun ang nangyari dito sa side ng secret. Isang magandang teamfight, nakakuha sila ng barak sa may mid and sa may top. Tapos biglang umakyat yung network kaya tignan mo si Absor, may Okta rin. Nakapag-Okta rin bigla eh, no? Nung pagka-echo doon eh. Pero yun na nga guys, ang ating game number one. At meron pa tayong sunod na laro dahil baka makabawi pa itong Viking GG. And magbabalik kami. We'll be having a short break. Bye.